15 ng Mayo, Biyernes, paggunita kay San Isidro Labrador, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ngang pagmamahal na hihigit pa kaysa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa niyo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga utosan dahil hindi alam ng utosan kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Itinuturing ko naman kayong mga kaibigan dahil ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo. At itinilaga ko kayo para matagpo ang namumunga at manatili ang bunga niyo. At ipagkakaloob sa inyo ng Ama anuman ang hilingin ninyo sa Kanya sa ngalan ko. Inuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Batay sa mga salitang binitiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya tumungo sa Kalbaryo at magpakasakit sa krus, maaring turuan ang puso na magmahal. Sa katunayan, iniutos ni Jesus sa mga apostol na magmahalan sila. Hindi ito isang panukala. Hindi rin ito pakiusap. Maliwanag na sinabi ni Jesus na ito ang kautusan niya. Itinuturo ni Jesus na ang pagmamahal sa kapwa-tao ay isang pagpapasya. Hindi tayo nagmamahal dahil may itsura ang tao o dahil mabuti ang pakikitungo niya sa atin. Hindi rin marapat na minamahal natin ang tao dahil may pakinabang tayong nakukuha sa kanya. Ang pagmamahal na itinuturo ni Jesus sa mga alagad ay batay sa pag-ibig niya sa kanila. Sa maraming pagkakataon, binigo nila si Jesus. Laging kapos ang kanilang pangunawa sa kanyang mga aral. Sa kabila ng maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila nanampalataya sa kanya. Sa pananangis ni Jesus sa halamanan sa Getsemane, natulog ang mga apostol. Nung ipako siya sa krus, pinabayaan siya ng mga apostol maliban kay San Juan. Sa kabila ng mga pagkukulang sa kanya ng mga apostol, pinili pa rin niya silang mahalin. Hindi lingid kay Jesus ang gagawin nilang pag-iwan sa kanya, ngunit tinawag pa rin niya ang mga alagad na mga kaibigan. Pagsasagawa. Mas mainam pa rin hilingin natin ang ikabubuti ng ating mga kaaway kaysa kapuotan sila.